Ng araw po, ngayon po ay ika-22 ng Marso, 2017. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 17 hanggang 19. Huwag niyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok, kudlit man ang kautusan, ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Bilang Katoliko at bilang Katekista, tayo po ay nagtuturo sa mga maliliit na bata ng kautusan ng Panginoong Diyos. Isa po sa mga kautusan ay ang magpatawad. Sa aking karanasan bilang isang Katoliko, nahihirapan po akong magpatawad tungkol sa nangyari po sa aking buhay. Ang aking pong asawa ay lumisan. Maliit pa po ang aking mga anak. Mag-isa po akong ginampanan ko po mag-isa ang papel ng bilang isang ina at ama ng aking mga anak. Yun po ang hindi ko matanggap kung bakit nagawa po sa akin ng aking asawa na ibigay sa akin ang kanyang katungkulan. Hinihingi ko po sa Panginoong Diyos ang lakas at tibay ng loob upang matugunan ang lahat ng ito, ang pagpapaaral sa mga anak ko at ang pagpapalaki sa kanila ng may takot sa Diyos. Sa aking mga tinuturuan, hindi ko masabi sa kanila na talagang napakahirap magpatawad. Ngunit kung ating iisipin, ang Diyos ay mapagpatawad. Siya ay naparito sa Diyos, sa mundong ito upang mamatay sa krus at tubusin lahat tayo sa ating mga kasalanan. Yun lang.